libong pre-registered SIM cards, smartphones at milyong-milyong pisong cash ang na-recover ng mga otoridad sa higit 30 vaults na ni-raid ng Pogo Hub sa Pasay City. Hindi raw malayo na ginagamit ito ng nagpapanggap na Pogo sa pag-ooperate ng crypto at love scam. Kabalita si Justin Ponsala. Isa-isang binaklas ng mga otoridad ang 32 vaults na ito na pag-aari ng isang Pogo Hub sa Pasay City. Ang laman ng mga yan, cash na di bababa sa 7 million pesos ang halaga. May higit 9,500 smartphones at higit 20,000 pre-registered SIM cards at foreign SIM cards. Mayroon ding mga pasaporte, vouchers, credit cards, pati employment contracts at promissory notes. Kasama rin sa na-recover ang cryptocurrency hardware, sandamakmak na bala, silencer at taser. 230 mga dayuhan ang inaresto at kasalukuyan nakadetain sa Pogo Hub. Paglabag sa Anti-Cybercrime Act, Securities Regulation Code at Immigration Laws ang isinampalaban sa kanila. Kakasuhan din sila ng paglabag sa SIM card registration law matapos mapatunayang may pamimeke ng pangalan para makapagrehistro. Habang ang nasa 400 mga Pinoy, pinalaya pero for further investigation pa rin. Dahil hindi pa natin ma-certain yung talagang participation nila dito. However, from the raid itself, mukhang sila po ay naging mga agents or computer operators kung saan siguro they act or pretend to be other people that they are really not. Sabi ng Department of Justice, rehistrado ang Pogo sa PAGCOR pero iba naman ang ginagawa sa loob. August 1 pa raw nila ito pinasok at napag-alaman ngang sangkot umano sa crypto at love scam. Malaki rin daw ang posibilidad na nasa iisang malaking network lamang ang Pogo at mga sinalakay na Pogo Hub sa Clark, Pampanga at Las Piñas. Katunayan, 12-12 ng dayuhan na nahuli sa raid sa Pasay ay dati rin nahuli sa hiwalay na Pogo raid. Opo, yun po yung safe assumption ho natin, no, na lahat ng mga grupo na ito ay either nagtutulungan or they share the same resources of people. Sa ngayon, hindi pa raw lumulutang ang mga may-ari ng building kung saan nag-ooperate ang Pogo Hub. Sinubukan ng News 5 na kausapin ng abogado ng mga hinuling dayuhan pero tumanggi na itong magkomento. Para sa 1PH, Justine Ponsala, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.